Tunay pa rin ang phreatic explosion ng Mount Mayon. Makakapanayam natin si GMA News stringer Mike Hosian. Mike. Yes, Howie, good morning. Kanina nga po, nagkaroon po tayo ng phreatic explosion dito sa Bulkang Mayon, bandang alas 8 na umaga. Sa ngayon po, kahit nagkaroon nga po ng phreatic explosion, sabi ng PBOX, wala daw dapat ipangamba ang mga publiko, lalo na naninirahan malapit sa Bulkang Mayon. Kasi po, sa ngayon, nananatili pa rin itong nasa alert zero. Ang posible daw po ang pagsalubong ng nagbabagang bato at ang kumukulong tubig ang naging sanhi ng pagkakaroon ng phreatic explosion kanina. So far, sa na-receive po nating reports galing doon sa Municipal Disaster Coordinating Council sa Gilubatan, Albay, nakarating na daw po yung abo, allegedly, doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon po, kinukonfirm pa rin po natin kung meron nga pong namatay dahil base po sa reports na natanggap natin mula sa APSEMO, sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, meron daw nga pong namatay na dalawang tao. Isa pong tour guide at isang foreign national. Yan po muna ang pinakalitas na update dito mula sa Legazpi City. Mike, pakiulit lang yun. Medyo mabilis yung pagkasabi. May ano ba? May casualties na ba? Yung ba yung nasabi mo? Opo, natanggap po natin reports mula sa Albay Public Safety and Management Office. Meron daw po allegedly na dalawang namatay. Isa pong tour guide at isang foreign national. May dalawang patay na climbers nandoon mismo sa Mayon. Sino po? Sino? Pakiulit lang kung sino yung nagsabi noon? Albay Public Safety and Management Office. Albay Public Safety and Emergency Management Office. Okay, so yung Albay Public Safety officials, kumbaga, no? So, paano naman nila nalaman? May communication sa kanila galing doon sa bundok mismo? O may nakita na sila, nakuha na yung mga bangkay? Meron daw po, Sir Howie, nagparating ng balita. Kasi the other day, meron daw po umakyat na grupo sa Bulkang Mayon. About 20 persons to. So, hanggang hindi pa po natin kung meron talagang patay. Pero yun po initial report na natanggap po natin. So, the other day sila umakyat. So, ibig sabihin, nagkampo sila sa taas ng bundok? Posible po, Sir Howie. Posible. May balita ba kung anong nationality? Sabi mo, may isang foreigner na namatay? Negative pa po kung anong nationality, pero tatanungin po natin ito, yung nationality. Anong nationality na ganun? Yung namatay. Nationality. Negative pa po, Sir Howie, hindi pa po makonfirm kung ano talaga sa isang tour guide na Filipino at isang foreign national. At yung tour guide, tiga dyan ba? Tiga Bicol, tiga Albay, o galing pa sa ibang lugar? Posible po taga dito lang kasi sila pong may alam ng terrain ng Bulkang Mayon. Okay. At nakikita mo ba yung bulkan ngayon? Sa ngayon po, yung nakita po natin ay maputing usok na nagmumula dito sa tuktok ng Bulkang Mayon. Pero kanina po nakuha po natin footage, pero parang nagkaroon siya ng parang cauliflower yung hugis ng cloud nung pagputok niya bandang alas 8. Okay, bukod pa sa pagbuga ng abo, may iba pa bang mga volcanic activity kayong nararamdaman dyan? Meron ba mga tremors? Negative po, Sir Howie. Actually, bago nagkaroon nga ng explosion, wala naman po na itatalang parameters na na-detect yung T-box dito sa Linyon Hill, dito sa Legazpi City. So, nabigla nga po sila sa pagkakaroon nga nitong priyatik kaninang umaga, banda alas 8. Ano naman ang reaksyon ng mga tao dyan? Marami bang nanonood dito sa bulkan? Alam ko, pag umuusok yan o bumubuga, parang lalong dumadami yung mga turista dyan sa Albay. Kanina po, para ordinaryo lang para sa mga Bicolano, pero dun sa mga taong naninirahan malapit sa Bulkang Mayon, medyo nataranta po sila kasi kahit pa paano, pag pumutok ang bulkan, alam po natin na napakadelikado po nito, lalo na kung biglang magkaroon nga po ng magma flow at saka ng nagbabaga mga abo. Meron bang balita dyan kung nagkakansela na ng mga flights papunta sa Legazpi Airport o yung mga lilipad? So far, Sir Howie, wala pa naman pong abis yung Office of the Civil Defense Regional Office, kung meron pong cancellation ng flights papuntang Legazpi, vice versa, Manila to Legazpi. Okay, maraming salamat. GMA News Stringer, Mike Hausian.